Sa pagtatapos ng International Women's Month, ay masayang nagtipon ang mga kababaihang Adventista ng Metro Lipa District sa Lipa City Community Park. Doon sila ay nagkaroon ng salo-salo at nakisangkot sa paglilingkod, gaya ng gift-giving and book distribution. Ang kabuuang detalye ng kanilang International Women's Month participation, tunghayan sa balitang may pag-asa ni Desiree Fabiala. Upang ipagdiwang International Women's Month, nagdaos ng pagsasama-sama ang mga kababaihan ng Metro Lipa sa Lipa City Community Park na may temang I Will Go, I Will Glow, Go Light Our World. Sa pagtatapos ng pagdiriwang ng International Women's Month, 65 katao ang tumugon sa pagsasalo-salo at pagdiriwang ng mga kababaihang Adventista sa distrito. Ang programa ay nilahukan ng iba't ibang local churches ng Metro Lipa. Sa hudyat na 6:30 ng umaga, pinasimula ng programa ng isang debosyonal upang magbigay ng papuri at pagsamba. Sinundan nito ng pagsasagawa ng exercise, pagsasalo-salo, at gift-giving. Nagsagawa din ng pamamahagi ng aklat ang mga kababaihan sa mga lugar kung saan masaya nilang ibinigay sa mga tao ang aklat ng kapangyarihan ng pag-asa. Siniguro naman ng Metro Lipa Adventist Women's Ministries leader na si Imelda Beltran na ang programa ay makakapagbigay kasiglahan at kasiyahan sa mga kababaihan ng Metro Lipa, lalong-lalo na sa paglingkod. Para mas malalo pang mapaigting ang samahan ng mga kababaihan dito sa aming distrito, nagkaroon kami ng pamimigay ng mga pamphlet at pagdadasal sa mga taong ano sa palibot namin. Nawa ang mga kababaihan sa iba-ibang distrito ay lalo pang umigting ang kanilang sa pakikiugnay sa Panginoon upang ang iba ang balita ng Panginoon ay maibigay, ma-share sa lahat ng mga taong nangangailangan o haos sa pag-ibig ng ating Panginoon. Samantala, ilang mga paglilingkod rin ang isinagawa bago matapos ang buwan ng mga kababaihan. Nagsagawa ang distrito ng mga programa tulad ng pagdadalaw, pajama party, book giving at pagdadaos ng International Women's Month sa kanilang mga local churches. Bilang kababaihan, unang-unang nakasalalay sa atin ang paghubog sa ating mga anak sa paglapit sa Panginoon. Ang mga kababaihan sa church ay malaki ang ginagampanan para sa maisagawa ang iba't ibang gawain. Kami po ay gumaganap ng isang pagtitipon para sa women sa atin. May pakita po namin kung gaano kahalaga ang pagiging isang babae, hindi lang sa pambahay, kundi sa isang mga aktibidad na makakatulong sa ating lipunan. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay siyang pupurihin. Kawikaan 31 verse 30. Nawa ay patuloy na maging instrumento at inspirasyon ang mga kababaihan sa paghayo at pagbibigay ng liwanag sa sanlibutan. Layuni maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Desiree Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.